ay nasa kabilang line. Michael! Hello, hello, hello. Ayan. Okay na pa? Okay naman. Ha? Okay ka ba? Ha? Live mo pa, lolo ko. Lolo ka dyan. Ito si pa, kilala mo ba ako? Apa, apa. Si Kuya Willy to. Pingin jacket. Okay na mo humingi. Tapos tumingin ka sa akin 10,000. Jacket wala. May 10,000, di kaya humingi, di wala. Tsaka kahit tingnan mo ko, wala rin akong 10,000. 500 nga, wala ako ngayon. Anyways, ayan. Michael, ilan taong ka na? 30 pa. 30? 30 idol. Oo. Diba? Apa. Anong ginagawa sa buhay? Sa ngayon, tag dito. Nagtatrabaho ako dito sa may Commonwealth Quezon City. Anong trabaho mo diyan? Nagbebenta ng alak. Ah, so liquor store. Opo. Actually sariling brand pero ayokong i-promote syempre. Sabihin mo na. Bawal. Anong baka alam mo na. Ah, wala ka pa. Ano kasi yan, locally made kasi yan. Hindi siya kagaya ng ibang wala lang. Wala ka pang FDA. Sorry? Nang? Nabingi ka, you know? SPA? FDA. FDA, meron naman po. Meron din, kompleto naman, walang problema. May LTO ka. Meron din pa. May barangay permit. Meron din, meron ba? Kung nakakuha ka ng LTO, dapat dumaan ka sa barangay permit. Meron din sa office. Gawa mo lang yung alak? Ay, hindi. Empleyado lang din ako. Hindi naman sarili. Akala ko sa'yo. Anyways. Ay, hindi. Empleyado lang ba? Ano pa tawag dito? Sales representative. Sales rep. Oo. Okay, game. May asawa ka na ba, pari ko? Wala pa, boss. Wala pa, idol. Ang dami mong tawag sa akin, Papa Jackson lang. Papa Jackson, sorry. Si idol, si Senator Rafi yun. Oo nga. Baka mamaya na, sana tayo. Anyways, sige. Ba't ka napatawag sa atin? So, ayun lang. Mag-question lang din naman ako kasi about sa family din at saka sa family, sa mama ko at sa mga kapatid ko, gano'n. Anong meron? Tapos, tatanong lang din siguro, hindi naman ako parang alam mo na sa mga listener na hindi rin naman ako naghihingi ng advice or pwede rin manghingi ng advice at saka other na sasabihin nila. Pero sa akin, parang kaya ko naman. Pero yun nga, gusto ko lang i-share yung situation ko. Ang gulo nun. Hindi ko naglasing. Parang wait. Nakainom ka ba? Ay, hindi. Hindi. Nasa biyahe lang. Normal mo to. Normal mo to. Magalo ka kausap. Ano lang, boss. Papa Jackson, tag dito. Kinakabahan din kasi ako. Sige. Okay. O, tuloy mo na. Anong paglilingkod ko sa iyo? Sorry pa. Anong problema mo? Dali. So, tatanong ko lang din kasi ganito yan. Yung mama ko kasi, parang tag dito, before kasi noon, nag-abroad kasi ako 2016. Okay. Nag-abroad ako 2016, umuwi ako ng... Pwede ba sabi? Baka malaman. Pwede. Basta sa may bandang Africa. Yan. Ganun na lang. Okay, Johannesburg. Apa. Tapos, ayun, 2016 ako nandun hanggang 2020. Bumalik ako dito, saktong nag-lockdown. As in, yung lockdown talaga, yung parabang isang oras na lang ang pagitan, nag-lockdown dito sa atin, sa Pilipinas. Okay. So, ayun. Nung nagtatrabaho ako sa abroad, akala ko kasi okay naman kasi actually, hindi ko naman talaga choice yung mag-abroad ako eh. Hindi ko ginusto na mag-abroad. Bakit? Parang pinasok lang ako.
Kasi dahil doon sa mga katulong sa kamag-anak, sa mga kakilala, ganyan, kaya ako nakakapasok. Okay. Actually, the next day nga kasi, ano, ang nagtatrabaho kasi ako sa Manila noon, sa isa kong boss, eh pag the next day, nalaman tumawag si mama, mag-ready na kasi may ticket na ako. Sabi ko, ha? Saan pupunta? Tapos, ayun, eh nung... Wait lang. May kulang sa kwento na yan. Huwag mo sabihin sa akin, hindi ka nagpa-medical, walang ganun? Ano, yun nga eh, parang bumili, may ano na ako, parang naka-ready na yung ticket, pero hindi pa naman yung agad-agad aalis. Pina-ready muna ako ng mga medical at saka yung ibang kailangan. Although, may, at saka may passport na rin naman ako nung time na yun, kaya wala na, konti na lang asikasuhin. Kaya parang 2 or 3 weeks din yung preparation ko bago ako nakaalis. Kasi yun nga, kinuha ako, wala naman sa oras, wala naman sa ano. Hindi man lang nagtanong kung gusto ko ba or... Para bang... Pero di ba, wait lang. Apa. Nagpa-medical ka, di ba? Yes ba, apa. O, bakit di mo sinabing ayaw mo? Eh, wala na akong choice eh, kasi nandiyan. Hindi, may choice kasi... ka. Apa. Gawin natin malinis yung kwento. Okay. Pwedeng nabigla ka, pero huwag mo sabihin sa akin ayaw mo. Nagpa-medical ka, inantay mo yung resulta nun eh. Opo. Ibig sabihin, hindi sa ayaw mo. Baka mamaya, nabigla ka lang. Pero don't make me believe na... Mm-mm. Wala kang choice. Kasi kung you voluntarily went to the medical ano procedure, gusto mo yon. Nabigla ka lang siguro. Baka, siguro ang intindi ko dito, hindi lang siguro parte ng plano mo na makarating ng South Africa. Apo. Yun, doon tayo. Oh, sige, oh, nagigets ko na po. Apo. Okay. So, actually, yun nga din sasabihin ko, hindi ko alam na doon pala ako pupunta. Mm-mm. Nalaman, ang sabi lang sa akin, mag-abroad ako. Anong work mo doon? Parang supervisor sa isang mall. Ayaw mo pa nun, supervisor ka? Pero ano kasi, mahirap din kasi alam mo na. Ano ba ang work mo sa Pilipinas bago ka nagpunta ron? Nag-work ako sa, ano, sa parang isang networking company, pero as a staff lang, parang ganun. Ah, okay. Back office. Pero actually, yung sa mga, yung trabaho ko dito, hindi siya related sa course ko. Graduate din naman ako, pero marine, BS marine ako, marine transportation. Pero yun nga, eh, nag-try din naman akong mag-apply, pabalik-balik ako sa dyan, sa Calau. Manila, sa Calau, wala, hindi talaga ako pinapalad. Although nakakapasa naman ako sa mga interview, sa mga hirap ano, exam. Hirap talaga magbarko. Alam mo, hindi ko alam kung tama, kailangan may kilala ka daw. Ewan ko lang kung totoo yun. Actually, mayroon din. May mga in-applyan ako na may kakilala din ako. Bakit? May bakera. Sa bakera ang tawag nila dun eh. Pero kahit may bakera ka, pagdating naman sa mga ano eh, hindi din naman ako nakakukuha. So, sabi ko, mag-ano lang ako, parang mag-stay na lang ako sa amin, tapos tulungan ko na lang yung magulang ko sa negosyo. May negosyo din kasi kami nun eh. Okay. So, ayun. Yun lang. Tapos, yun nga, nasa abroad ako. Nung nasa abroad ako, tapos nagsimula na ako magpadala, ang nakakatawa nito, nung unang buwan ko doon, halos araw-araw nagme-message sa magulang, sa mama, nami-message, ay ganyan, ingat-ingat ka palagi, mga ganun sabi. Tapos pagdating naman ng unang sahod ko, edi ayun, pasalamat kasi ganyan. Tapos nung sumunod na buwan, weekly na lang nagme-message, nangangamusta, ingat ka, ganyan, tapos ganito, okay, weekly, sabi ko okay naman kasi ano, parang iniiwasan, parang gusto nilang mawala yung pagka-homesick ko dahil nasa abroad nga ako. Although nandoon naman yung mga ano ko, yung mga kamag-anak ko, mga katrabaho ko na Pinoy din, pero ayun nga. Tapos yung mga sumunod na 3, 4 months, 6 months na nagdaan at tuloy-tuloy na yung padala ko ng pera, parang wala na. Sabi, ang nangyari na lang, parang monthly na lang magme-message, magpaparamdam. So, alam na nila pag... Pero wait lang, I get your point. Pero ikaw, hindi ka rin nag-PPM pag di sila nag-PPM. Nag-PPM sa kanila? Oh, kumbaga pag di sila nag-PM, hindi ka rin mag-PPM. Nung mga unang buwan, mga bago-bago pa na ako, nag-PPM ako palagi. Pero hindi, yung tanong ko, di ba, sabi mo, hindi ka nila pinipm. Nagpabuduma lang. Pag hindi sila nag-PPM, ikaw ba hindi na rin nag-PPM? Hindi ako nag-PPM. O di guilty ka rin parang sila.
Hindi naman, pag, parang yes, pareho din naman ako pag hindi. May mga sample, pag may mga kailangan ako malaman hindi, or ang tanong kailangan kamustahin. Ang tanong ko, pini-PM ka nila nung unang part, araw-araw, hanggang linggo-linggo, hanggang naging buwan-buwan na lang, tama? Oo, tama. Ang tanong ko, pag hindi sila nag-PM, di ka rin mag-PM? Hindi. Ay, minsan, nag-PM din naman ako, pero personal matter lang pag may kailangan akong malaman. So kung yung reklamo mo sa kanila, sila nag-PM, di pa pwede rin yung reklamo sa hindi ka nag-PM? Pareho lang kayo. Sa bagay, ganun din. Oh, hindi, ko, ano naman kasi ako, andali mo kausap eh. Hindi, ano naman kasi ako, kasi iba din, alam mo kasi, iba kasing oras, kaya hindi rin ako nag-PPM, baka mamaya tulog pa sila or hindi, may ginagawa. Hindi, nagigets kita. Pero yung line of argument mo, pwedeng yan din ang sabihin nila. Baka pwedeng din ang sabihin sa'yo na, baka tulog din si Michael eh. Hindi yan, pini-PM. Ay, hindi. Sinabi ko naman sa kanila na mag-PM lang kayo. Baka malilate lang ang reply ko, pero bakit kayo. Ang tanong ko kasi, bakit, kasi if you, hindi ko alam sa papunta itong kwentuhan natin, pero if they are guilty of not communicating so often, di ba you are guilty as what they are, as they are as well, tama? Tama. Okay, tapos? So, ayun nga, ayun, ganoon na lang kami dahala, kada padala. Tapos, ang, pwede ko ba sabihin yung sahod ko or hindi? Pwede naman. So, ang sahod ko doon, nung nasa abroad ako, is almost 1,500 na monthly. Monthly yun eh. Magkano yung 1,500? Dollar yun. Magkano nga yun? Almost, magkano bang 1,000? 50? So mga 75, parang ganun. So, bobo ko sa mat, huwag mo kong asahan sa ganyan. O tapos? So ayun, tapos, ano, almost, for the past 3 years, 3 years and 3 months ko doon, halos lahat ng sahod ko ibigay ko sa kanila. Mm-hmm. So ayun, imagine mo na lang, Papa Jackson, na siguro sa 1.5 na sahod ko, 300 or 200 lang na iiwan sa akin para lang sa pagkain. Pagkain. Kasi libre naman din eh. Tirahin. Libre lahat, pagkain, tutuluyan, tubig, kuryente, lahat libre. Okay. Sagot ang company. Mm-hmm. Kumbaga hayahay yung buhay ko doon pagdating nung katrabaho ko doon. Okay. So ayun. Ayun ba yun? Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Baka bumili ako ng alak sa'yo. Tapos, Oo nga eh. May hilig pa po ramdang 7-11. So, ayun. For the past 3 years and 3 months na kakapadala ko sa kanila, na akala ko naman, kasi kaya din naman ako nag-abroad na, tinuloy ko na. Mm-mm. Kasi nga, para mabayaran yung mga utang namin. Ano utang yung sa mga kamag-anak, utang sa mga kaibigan, sa bakit yung baon sa utang? Wala ba father mo? Buhay pa yung father ko nung time na yan. Pero yung papa ko kasi, security guard lang sa SM. So may mga... Hindi ko naman sorry sa term. Hindi lang. Security guard. Nag-gets ko yung context mo. You were referring to sa sweldo kaya nagkaroon ka na lang. Okay. Mm-hmm. Okay. Tapos at that time, nag-aaral din yung mga kapatid ko. Mm-hmm. So, yung mga graduating pa, kaya no choice din ako talagang ginusto ko na rin mag-abroad para sa kanila. So, anyways, nung naandun ako, naka-graduate sila, lahat sila nakatapos, tapos ayun. Ayun, inasahan ko din yung mama ko na kasi bago ako umalis, sabi ko, Mad, total nag-resign na ako dun sa trabaho ko bago ako mag-abroad. Ikaw nang bahala sa SSS, PhilHealth, pag-ibig, mga ganyan. Kasi parang magiging ang tawag doon, self-employed. Mm. Tapos, ayun, nung nadun na ako, akala ko naman tuloy-tuloy na okay na sa ganyan. Okay na na baka hinuhulugan nila, kinakamusta ko naman, okay naman daw. Mm. Ano yung pagbalik ko nung lockdown? Pagbalik ko, parang, bakit ganun na parang sabi nila mayroon pa rin utang, mayroon pa rin tapos chinek ko yung SSS ko, pag-ibig at PhilHealth, sabi, wala man lang ulo kahit piso. Nako. Parang, sabi, saan napunta? Saan daw napunta? Sabi daw, nagbabayad ng mga utang, nagbabayad ng mga mm-hmm. Parang iniisa siya nila yung mga sabi ko, okay, naiintindihan ka naman, sige, doon napupunta. Pero, 3 years and 3 months, tapos, imagine mo na lang magkano yung pinapadala ko monthly.
Tapos walang ano, parang walang nangyari. Mm-hmm. Nakakasama nga ng loob. Mm-hmm. Eh, pero inintindi ko na naman kasi inisip ko natin, ah. Tsaka wala kang ano, choice eh, nandun na, nag-asos na, saan mo kukunin yun? Oo, mm-hmm. Tsaka inisip ko din naman, sabi ko, ay baka nag-enjoy sila kasi nung time na nasa abroad ako, parang for the first 6 months, okay naman. Tapos lately, nung mga halos 1 year na ako sa abroad, eh parang parang weekly laging may ano, weekly laging may parang inuman sa bahay, tapos may ano tawag dito, may binili pang bagong sound system, Sony sound system na almost 45k ata yun, hindi ko na inalam basta kung magkano presyo, basta ano yun eh. Tapos home credit pa. Bawal mo sabihin nyo. Okay lang. Oh, so yun. E di parang naging sabi ko, ah, sige. Okay lang din sa akin kasi ano, parang in-enjoy nila yung ano kasi nasa abroad naman ako, walang problema. Parang maluwag kami nung time na yun. Mm. Pero nung time na umuwi na ako, tapos nag-lockdown pa. Mm. Eh hindi na rin ako nakauwi sa amin eh. Hindi na rin ako nakauwi sa norte nung umuwi ako. Na, ay, Ilocano ka! Hindi naman, sa ano lang, dito lang sa may... Bulacan, ah. Sige, tapos? Tapos, dito na ako na-stuck sa Quezon City, sa... Kasi bago ako umuwi, may inabangan akong bagong trabaho. Mm. Parang alalay lang, just in case na hindi ako makabalik sa abroad. Oo. So natanggap naman ako, tapos sinundo ako ng bagong boss ko dun para sa airport, para dun sa kanya magtrabaho. Ang problema, hindi rin naging operational kasi nga dahil nag-lockdown. Okay. So, ayun, nung umuwi ako, hindi ko pa sinabing umuwi ako. Sinabi ko lang ay parang nasa ano ako, parang quarantine. Pero ang totoo, nandito na ako sa Quezon City. Oh, bakit naman di sinabi? Eh, parang surprise ko sana. Pero okay. Yung surprise na mangyayari, eh, naging lockdown. Eh, parang nangyayari, parang naging ano ako eh. Ano sabi mo? Naging totoo yung quarantine, parang ganun. Oh, tapos? Eh, wala na ako nagawa. Tapos after yung mga 2 weeks lang din ata, after 2 weeks, sinabi ko din na umuwi na ako, pero nasa Quezon City, naka-quarantine, parang ganun. Para hindi sila mag-alala na, ah. Baka sabihin na nasa ano ako, naka-hotel tapos naka-quarantine. Mm-hmm. So, ayan. So, nagulat din sila sa, ay, nandito na pala si ano. Kasi, nag-ano na, akala nila 3 or 4 months pa bago ako umuwi. Pero, nandiyan na pala. So, tapos hindi rin naman ako naka-uwi agad kasi bawal ang travel ng time na yun. Mm, tama. Tapos, ayun, nung medyo maluwag na, na pwede na mag-travel, basta may travel pass, saka ako naka-uwi. Tapos, nung time na din na yun, may nangyari kasi sa boss ko, na bawal ko na ikwento, nangyari kasi sa boss ko, kaya ako umuwi din talaga. Mm-hmm. So, ayun, nung umuwi ako, doon ko lang nalaman. Ay, ano, doon ko lang ano? Doon ko lang nalaman yung mga pinagagawa, yung mga... kung saan na pupunta, ganito, ganyan, sabi ko sa sarili ko, bakit naman gano'n na, okay naman yung ano ko, sabi, parang, ang laki naman ng ambag ko para matulungan sila sa lahat ng kailangan nila, pero, ba't gano'n, may utang pa rin, may ano pa rin, tapos, ba't mo ko tinawagan? Tatanong ko lang din sana kung, itatanong ko lang din sana kung okay lang ba din na tumulong pa rin ba ako sa magulang kahit ang dami na nang naitulong ko. Tapos, kasi lately nag-message kanina eh, na kahit pa pambayad lang daw ng ano, pambayad lang daw ng kuryente, tubig at saka internet. Okay, first question. Wait, ako naman. Ah, sige. Ilan kayo magkakapatid? Apat. Pangilan ka? Panganay. Yung pangalawa, ano ginagawa? Bahay. May trabaho 'yun pero ano, bahay lang din sa parang Anong ambag niya? Maglaro ng Mobile Legends. Ha? Maglaro ng Mobile Legends. Hindi, anong ambag niya? 'Di ba yung tinitira niyang bahay nandoon ang magulang mo? Anong ambag niya sa bahay? Hindi ko rin alam eh kasi minsan sinasabihan ako ni Mama, sabi niya na baka yung sahod ng kapatid kong 'yon kulang pa, negative pa kumbaga. Negative sa akin?
Sa mga pangangailangan kasi nagtatrabaho sa ano yun eh, sa hindi, government ang, eh. Tapos ano ko, pa lang siya. Hindi, ang tanong ko, nag-aambag ba siya sa bahay? Sagutin mo yung tanong ko. Nag-aambag ba siya sa bahay ninyo? Kung ako kasi ang sasagot niyan, hindi ko alam kasi hindi ko sila kasama. Pero wait. Hahaba tayo. Nag-aambag o hindi? To the best of your knowledge. Hindi. Okay. Yung pangatlo, nag-aambag hindi? Oo naman. Kasi anong trabaho nun? Seaman. Yung pang-apat, nag-aambag hindi? Kasimula na ng trabaho, parang magwa 1 year pa lang. Sa madaling sabi, apat kayo may trabaho, tama? Oo, tama. Okay. Tatay mo may trabaho hanggang ngayon? Wala na yung papa ko. Oh, sorry. Condolence po. May condolences. Okay lang. Nanay mo? Ago, no? Yung nanay mo, nag-PM kanina pang bayad ng? Mga ano, yung mga bayad ng kuryente, tubig, saka internet, saka may isa pa eh, parang ano. Pagkano ang hiniram na nanay mo? Hiningi niyo pala? Almost 6K, 7K. Ah, 7K, oh. Pero, ito yung unang ibibigay mo after a very long time, tama? Sorry? Buwan buwan ka magbibigay o hindi na? Ngayon lang ulit ako mag... Ay, hindi pa ako nagbibigay actually ngayon kasi... Hindi, wait lang. Ano, Michael, makapag-usap ka sa akin. Wag ka lumayo sa tinatanong ko kasi haba tayo. Okay. Nagbibigay ka buwan-buwan o ngayon lang ulit? Nagbibigay ako buwan-buwan. Magkano binibigay mong buwan-buwan? Nung hindi pa ako nagkaroon ng ano, ng parang utang sa company kasi nagkasakit ako, nagka-GERD ako. Ang halos binibigay ko almost 5K or 4K monthly. Okay. Depende ngayon, kasi. Magkano binibigay? Hindi pala monthly. Quincenas pala. Oh, so nasa 9,000 ka a month. Magkano na binibigay mo ngayon? Sa ngayon, hindi pa ako nagbigay kasi nung October, parang nagka-GERD ako tapos... Mm. So mula nung October, wait lang. Kalma lang, pare ko. Okay. Marami kang details na hindi natin kailangan sa usapan. Kasi baka may so mula nung October hanggang ngayon, hindi ka pa nagbibigay kasi nagkasakit ka. Tama. Okay. So ngayon lang ulit, lapit nanay mo sa'yo. Next question. May 6,000 ka na pwede ibigay sa nanay mo? Sorry, nag-ano? May 6,000 ka ba na pwede ibigay sa nanay mo? Yun nga, wala eh. Kasi nagbabayad pa rin ako. Kasi wait. Naman... Ay nako, Michael. Sorry. Oo. Doon ka lang sa tanong ko, ha? Okay. May 6,000 ka ba na pwede ibigay sa nanay mo? Wala. Okay. Di mag-sorry ka at sabi mo wala. Kasi ganito yan. Parang kung mag-a tayo, ano? Parang kaparehas kita, ano? You want to give to your parents or to your mom as long as you can. Tama? Tama. Pero wala kang abilidad ngayon. You don't have the ability to give 6,000 pesos today. Tama, mali? Tama din. So kahit payuhan kita, nagbigay ka, kung wala ka, anong gagawin natin? Wala. Mangungutang ako, ganun. Huwag ka mangutang. Apat kayo eh. May tatlo bang kayang gumawa ng paraan? Tama, mali? Tama din. Oh, huwag ka magbigay. Mag-sorry ka sa nanay mo. Mawala. Ganun kasi. Now, on the other hand, eto pare ko, ano, balikan ko yung kwento mo mula kanina kasi baka mapalampas ko lang na. May isama ka ng loob kasi para bang hindi naingatan yung mga pinadala mo. Tama? Doon ba sa pinadala mo, napaaral ba yung mga kapatid mo? Nakagraduate naman lahat. Okay. Palagay mo ba na nakatulong yung pinadala mo? Oo naman. So, it's not a waste of money. Kasi nakikinig ako eh ng mga clues sa kwento mo eh. Ayaw ko lang maniwala na winaldas nila ng ganun-ganun yung pera. Kaya lang, alam mo ang dilema natin mga Pinoy. I don't know if you'll agree with me. Naranasan ko kasi ito eh. Tayo mga dating galing sa walang pera, pag nagka-pera, hindi natin alam paano gamitin. Tama. You agree? Kanina binanggit mo sa akin, nagpapadala ka ng mga 50 mil buwan-buwan. Parang ganun, di ba? Bumili sila ng pang-karaoke system na 45,000. Tama, mali? Tama. Gagawin lang yan ang taong hindi marunong mag-budget. Ako, pare ko, pati nung nakita ko, ha? Hindi ko bibilin yun. Hindi ko bibilin yun. Yung 45,000, I will not buy that. Alam mo, that's very evident na hindi nila alam kung paano gamit ng pera. Nagka-pera sila, waldas dito, waldas doon. Kasi, feeling ko nagkulang kasi isang bahagi. No? Hindi kita gusto sisihin, pero baka maulit to. So, might as well marinig mo sa akin. Feeling ko, hindi mo sila kinausap. Ma,
3 years lang ako dito sa ano, South Africa. Yung ipapadala ko sa inyo, mag-ipon kayo. Kasi pag nakauwi na ako ng Pilipinas, baka hindi nyo na matikman yung ganyang kalaki buwan-buwan. Feeling ko hindi ka nagkaroon ng ganun. Kasi kung nagkaroon... Wait lang. Sorry, Papa. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait, why? Michael! Sorry, sorry. Okay, okay. Nagkaroon, kung sakali hindi ka nagkaroon ng ganun, pare ko, hindi mo minonitor buwan-buwan. Hindi mo minonitor buwan-buwan sa napupunta pera mo. Kasi kung sakaling minonitor mo, sino yung maingay dyan, babae? Ano yun, sorry? Ano yun, Google Map lang. Oo. Kasi kung sakaling nagkaroon ka ng ganung usapan, anong ginawa mo na nakaalam mo, nalaman mo yung sagot? Kasi kung nagkaroon ka ng usapan sa magulang mo na, ma, ito lang yung ano ha, mag-ipon kayo. Kasi kung minonitor mo buwan-buwan yan, nag-monitor ka buwan-buwan kung saan dinadala yung pera mo, at feeling mo hindi iniingatan, alam mo pinakamagandang ginawa mo? Binawasan mo yung padala mo at inipo mo sa'yo, iniwan mo sa'yo para may naitabi ka. Medyo pangit yung ano, no, yung naging dating sa'yo kasi nagpunta ka ng South Africa, para ang dating sa'yo, parang wala ka na ipondar pang sarili mo. Tama ba ako? Oo, tama. Pero, napaaral mga kapatid mo. Alam mo, Michael, bata ka pa. 30 anos ka pa lang. You're 30 years old. Ha? Hindi na. 30 ka na, bata pa ba yun? Yes. Ano ka ba? Huwag ka magpadali sa buhay. Baka dumali ang buhay. You are young. You are 30 years old. Ang punto ko lang, well, matanda ka sa akin kasi 27 lang ako. I will. Oh, sige, sumagot ka. Sumagot ka. Bumalag ka. Hindi naman. Kala ko 25 ka lang. 27, to naman. Hindi, ang punto ko, baka kasi makapag-abroad ka pa at ulitin mo yung parehong pagkakamali. Alam mo, naaawa ko sa'yo, na natutuwa. Kasi for 3.5 years, nagawa mong paramdam sa nanay at tatay mo. Ito ha. Ito gusto kong isa puso mo itong sasabihin ko ngayon. Ha? Nasa Africa ka buhay tatay mo, tama? Tama. Okay. Hindi ba kahit paano napagaan mo yung buhay niya bago siya namatay? Tama. Kasi tinitignan mo ito, pero you're looking at it as if it's just a big loss. Pwedeng tama ka in monetary terms. No? Kasi it's as if you lost 3.5 years of your life on a personal level. Pero tinitignan ko ngayon, naging kasangkapan ka at instrumento para kayong apat na magkakapatid maitawid na may trabaho lahat. Tama, mali? Tama din. Tama, di ba? Nakabili yung pamilya mo ng 45,000. I think it was a stupid buy. But they bought a 45,000 worth of sound system. Nakaka-bad trip, but it gave them hours and hours of entertainment. Hindi ka nga lang kasama, pero you have provided that to them. Tama, mali? Tama. At buhay tatay mo nun. Alam mo, pare, I'm proud of you. Oh, you should be proud na bago namatay tatay mo. Di ba ka na security guard siya? Mahirap trabaho ng guard, di ba? Oo. Guard siya sa SM, tama? Apa. Pero pag uwi niya, pare ko, meron siyang 45,000 na ang tawag nun? Na sound system. Naibigay mo sa kanya yan, Brad, bago siya namatay. Mm-mm. Na hindi mo mabibigay yung kung hindi ka nabigla para mag-abroad papuntang South Africa. So, we can argue all night, no? Nasayang yon. Pero, there's something you can be proud of. Eh? Something that nobody can take away from you. Sinasabi ko sa ito kasi ayoko na maiwan sa'yo yung sama ng loob. Ayoko maiwan sa'yo yung regret. That's why I'm telling you this. No? On the other hand, huwag mo ulitin. It will be so stupid kapag mag-abroad ka ulit. Tapos, di ba? Tawag nito? Hindi ka mag-ipon. May pupunahin lang ako, no? Kasi feeling ko hindi mo rin talaga chinek kung saan napupunta yung pera mo. No? Actually, na-check ko din naman. Well, hindi ko... Pero parang lies lang din yung nagiging sagot. Well, doesn't matter, pero... Regardless, no? Kung anong pinagpuntahan ng 40.5 years, no? Yung apat na taong mahal mo, limang taong mahal mo sa buhay. Oo. No?
hindi natulog ng gutom, gumising na may masarap na almusal, nag-enjoy tatlong Pasko, tatlong bagong taon, tatlong birthdays, at ikaw yung naging instrumento nun. So, sinasabi ko sa iyo ito, hindi para konsintihin sila. I just want you to look at it on a more positive outlook. Okay. Bata ka pa. Makakaipong ka pa na nawala sa'yo. Hindi naman ito completely nawala. Nag-gastos na lang siguro. Diba? Pero meron akong task na bibigay sa'yo. Ready? Meron akong task na bibigay sa'yo. Apa. Handa ka na ba? Sige pa. Housemate, pumunta ka sa store, storage room. Naging ba? Hindi, joke lang. Pwede naman maging call boy. Naging, hindi, naging bahay ni kuya, hindi. Housemate ba? Pwede housemate, hindi, ganito. Siguro in the coming days, puntahan mo yung pamilya mo. Mm-hmm. Meeting kayo, nasa abroad yung isa, Zoom, kahit Zoom lang. Mag-meeting kayo. Kasi apat kayo may trabaho. Anong point ko? Hindi na dapat sa edad ng nanay mo. Imagine mo ikaw nanay mo. Apat ang anak niya may trabaho. Hindi na dapat niya iniisip yung mamahid ng kuryente, ng tubig, utilities, kasi dapat provided sa kanya nang wala siyang hinihingi. Kausapin mga kapatid mo, mag-meeting kayo. Dapat hindi na umaabot sa punto na yung nanay mo nag-iisip pa ng gagastusin niya. Apat kaya may trabaho eh. Tama. Nakuha mo yung point ko? Oo. Wala na yung tatay nyo. Dapat yung nanay nyo nag-zumba na lang. Nag-strolling na nga lang yun. Exactly. Dapat hindi niya na iniis. Dapat yung kuryente, tinuha mo na sa kapatid mo. O sa'yo to ha. Tubig sa'yo to. Akin tong ganito, ganito. Para yung nanay nyo, wala na ibang iniintindi. Oo. This is very, very, ano. I wanna be candid. At the same time, I wanna be truth, ano. Brutally truthful sa iyo. Your mother is well within her twilight years. You agree with me? Tama. Okay. Anong point ko? Anong point ko sa sinabi kong yun? Na ini-enjoy niya yung ano, yung life as a yan, mga parang ano, parang hindi ko naman sasabihin ano. Ini-enjoy niya kasi ano na eh, para ba graduate na kaming lahat magkakapatid, tsaka hindi na, para bang hindi na kami aasa lahat sa kanya, at siya na yung parang magiging ano namin, para bang siya namin yung aming pagkakaabalahan or pagkakabibigyan ng ano, parang masasayang time habang ayun, nandito pa siya. Ewan ko, ang gulo magpaliwanag. Di ba yun niya? Oo. Tama ka naman. Ang gulo lang. Bakit naging magulo? Huwag kang mag-DJ ha. Gugulo programa. Uy, DJ din ako. Ang gulo. Naguluhan ako. Hindi ko nga naintindihan. Parang tama ka naman, pero gumulo. Parang tama ka. Your mom is... Your mother is well within her twilight years. Ang point ko lang, pare ko. Yung natitirang panahon ng buhay niya, kung 10 taon man yan, 20 taon man yan, ibigay mo na, ibigay nyo na magkakapatid. Apatan nyo na wala siyang iniintindi. Apatan nyo na hindi niya na iniintindi yung pambayad ng kuryente, dapat automatic niya nakukuha yun. Dapat pagising niya ng umaga, ang iniisip na lang niya, ano susuotin niya, saan siya papapedicure, saan wala siya magpapa-aircon, anong Zumba club ang pupuntahan niya, kasi apat na kayo may trabaho eh. Tama ba? Tama. Ibigay nyo na sa kanya yun. Wala na siyang asawa. Wala na yung tatay nyo. Wala na mang i-spoil sa kanya. Kayo na yun. Pagkakataon nyo na to, kanyo na to. At ikaw ang panganay, kausapin mo yung apat mong kapatid. Bigyan mo sila ng toka, ng obligasyon, ng responsibilidad, kasi yung nanay ninyo, hindi na dapat na mong problema. Tama. Ikaw panganay, nakasalalay sa iyan. Mm-hmm. Gets? Tama. Yan ang paliwanag. Ang gulo mo magpaliwanag. Ha? Nag-agree ako siya pero naguluhan ako. Ano kasi yan? Parang nasanay kasi ako sa mga twisted questions. Ewan ko sa'yo. Twisted answer. May bahala ka dyan. Ang gulo mo. Ang gulo. Ayan. Si Roland magulo na kausap. Mas magulo ka.
Anyways, balitaan mo ako paano makakalabasan ito. But, Michael. Apa. It's time for you to ano, to earn something for yourself, all right? Uh-uh. Ako proud ako sa nagagawa mo, pare ko. Not everybody will do what you did. I'm proud of you. Thank you naman. Padala mo ako ng alak na yun, ha? Pwede ba? Ano address? Huwag mo akong tanungin kung pwede ba. Ito nga sabay, padalan mo ako eh. Ano ba yan yung, ano ba yan, yung Encanto? Ay, hindi. Ay, hindi. Ano yun? Ano ka ba? May beer na Encanto? Ay, hindi beer yung amin eh. Wine. Wine? Ah. Carlo Rossi? Hindi rin. Carla? Siya, bago siya, bago. Bago Rossi. Ano ba yan? Bagong wine. Ayoko ng red wine. Gusto ko ng white wine. Ay, wala kaming red wine eh. At saka hindi naman white wine siya, para siyang ano, fruit wine. Ay, gusto ko yan. Bugnay wine, gano'n. Oo, mga gano'n. Yan. Tanay niya. Dala mo ko, papainom ko sa nanay ko para maglasing. Sige. Mag-ingat ka sa pagdadrive mo, ha? Ako na rin nasusunod mag-drive. Mag? Ako na rin nasusunod na mag-drive. Mag-drive? Ako na yung susunod na magda-drive. Hindi ko nag-gets. Parang gulo. Hindi, ano? Dalawa kami. Yung dalawa kami magkasama. Ah. At nagdi-deliver kami. Ngayon okay. Ayun, habang tumatakbo, ayun, kausap kita, ganun. Ah, akala ko mag-isa ka lang. Oo. Ay, hindi. Hirap. Akala ko magulo ko lang. Tapos pabalik, ako na rin yung magdadrive. Anong oras na rin kasi? Akala ko, magulo ko lang talaga. Uy, di magulo yun. Ah. Sabi ko, malinaw naman. Ah. Sabi ko, ako na yung susunod na mag-drive. Sige. Kwento mo yan eh. Bahala ka dyan. Ayun. Sige. Salamat sa... Ano pa? Papadak na. Saka ewan ko kung naalala mo ako. Dati na akong tumawag sa'yo, pero high school pa ata ako nun. Wala, hindi kita naalala. Kasi kailan ako naging DJ last year lang. Tigilan niyo ako. Ha? Salamat sa pagtawag. Baka may masabi ka pang kaiinisan ko. Ha? Sige na, bye-bye. Oy, drive safe, pari ko, ha? Apa, salamat. Bye-bye. Thank you po. Ingat. Salamat po, idol. Thank you.